Ito ang reklamo ng isang lesbian na ginawang punching bag ng bagong boyfriend ng kanyang ex. Makakausap po natin ngayon si Miss Angelica Villanueva. Magandang umaga po, Ma'am Angelica. Magandang hapon din po, sir. Ang nanakit po sa inyo, yung boyfriend ng inyong ex, at nasabi sa aming research, magkasama pa rin kayo ni ex sa bahay? Opo, nag-live-in pa rin po kami. Oh! Teka muna, parang nahilo ako doon. Meron na siyang bago at sinaktan ka pa na yung kanyang boyfriend and yet, dyan kayo magkasama-sama tatlo? Hindi po. Kami lang po ng kalibin ko po yung nagsasama. Bali, kahit kami pa po, meron pa po siyang isa. Oh! Uy, nako, napaka, ano naman pala nito? Playgirl. Katabi, pwede ba makausap yung katabi mo? Opo, ate ko po. Gandang umaga po, sir. Idol. Nasaan yung ex-girlfriend mo, Angelica? Nandun po sa inuupahan namin. Ah, okay. So, pumunta ka lang dyan sa ate mo para makausap namin. Okay. Pero mamaya uwi ka na rin doon sa ex mo. Hindi po. Kinuha na po ako ng mama ko. Ah, mabuti naman. Hindi ka na magkasama. Una, ba't kayo naghiwalay nitong girlfriend mo dati at ba't ka sinaktan ng kanyang boyfriend? Naghiwalay po kasi kami dahil din po doon sa lalaki niya. Tatlong beses ko na po siya lang ang nahuli na may relasyon sila. Pinatawad ko po siya. Pinatawad ko kasi kaya nga kasi po mahal ko po pinatawad ko. Pangatlong beses ko po siyang nahuli. Ito na po yung nangyari sa mukha ko. Paano po nangyari yan? Paano ginawa nitong boyfriend ng ex mo? That time po kasi galing po ako sa kaibigan ko. Tapos nakita ko po yung ex ko sa bahay ni Jomel. Okay. Gusto ko kausapin para magkaroon ng closure kung kami pa ba o hindi na kasi nagsasama kami. Hinintay ko po matapos yung pagiinom nila para makausap po yung babae. Sumunod naman po sa akin yung ex ko sa bahay namin. Tapos nagulat na lang po ako kasunod na namin yung Marlo, yung bago niya po. At sinaktan na kayo? Opo, dun po nangyari yung pambubugbog. May sumapak po kasi sa mukha ko yung Jomel. Ilan po sumapak sa inyo? Dalawa pong lalaki. Okay, sige. Sandali lang po mo, kakusapin natin itong ex nyo. Veronica, magandang umaga sa'yo. Alright, bakit mo naman pinayagan na bugbugin itong iyong ex? Hindi ko naman, hindi naman po. Kasi hindi ko rin po alam na mangyayari yon. Kasi hiwalay na po kami, di ba? Okay. Tapos gusto niyang mag-usap kami. Para magkaroon ng closure. Tama lang yun. Wala akong nakikita masama doon. Tapos, pumunta po kami dun sa tinitira namin. Nag-usap, gusto niya kami dun mag-usap. Okay. Tapos, yung ano, sinarado niya yung pinto. Okay. Yung anak ko po kasi, tinatawag ako. Pumatok ng pinto, kaya binuksan ko. Okay. Sakto po, pagbukas ko ng pinto, hinatak po ako ng Angelica. Tapos, binalad niya po ako sa may higaan. Nakita po ng anak ko, saka ng Marlo, kasi nakasunod po sa amin. Binalibag ka sa higaan? Opo. Nakita po ng anak ko. Yung anak ko po tuloy umiiyak. Kaya, yung Marlo po, umawat. Okay. Excuse me po. Angelica. Po. Binalibag mo pala sa higaan ito. Si Veronica, natural mag-react yung kanyang boyfriend kasi nakita yung pagbabalibag mo sa kanya. Ito po, idol. Nag-usap po kami sa barangay. Sinabi niya po sa barangay mismo, tinanong siya ng kapitan kung sinaktan ko po siya. Ang sabi niya po, hindi ko po siya sinaktan. Hindi nga, hindi mo ako sakto, pero binalibag mo nga ako, di ba? Ebidensya ng anak ko yun eh. Siyempre yung anak ko umiyak eh. Okay. Alam mo yun. Sandal pa. Nandun yung anak ko. Angelica, tanong ko lang. Totoo bang binalibag mo siya sa kama? Hindi ko po siya binalibag. Hinagis ko lang ako. Binalibag mo? Sige, excuse me. Sige, medyo baguhin ko yung pananalita ko. I-rephrase ko. Tinulak mo siya sa kama? Opo. Hindi rin po. Natapik ko lang po siya. Tinapik mo at natumba siya? Naupo siya. Okay. So, tinapik mo hanggang sa napaupo siya? Ganun po nangyari. O, bakit mo ginawa yon? Ex mo naman na siya. Hindi naman kayo magkarelasyon na. At may karapatan naman siyang humiwalay sa'yo. Nagsasama pa rin po sa bahay. Ano pa? Nagsasama pa rin po kami sa bahay. Doon pa rin po siya kumakain. Ah, at that time, magkasama pa rin kayo? Opo. Tama lang naman, Veronica, na kailangan mo magpaliwanag sa kanya kasi magkasama pa pala kayo sa bahay. Oo nga po, pero yung time po na yon, yung gamit ko po, dinala niya na po doon sa bahay ng Marlo ng lalaki. Siya na po mismo naglagay ng gamit ko doon eh. Lahat po ng gamit ko, pati gamit ng anak ko po, nilagay niya na po doon. Okay. Bigyan ko kayo ng 1 minute mag-usap dalawa. Tinan ko kung kaya nyo ayusin to. Otherwise, demandahan ng kahinat na nito. Sige, kausapin mo Angelica si Veronica or Veronica, kausapin mo si Angelica. Go ahead po. B. Oh. Alam mo yan, B? Di pa ako lahat sa'yo, B? B? Oo nga. Oo. Hindi ako ng mama ko, di pa ng mga kapatid ko para sa'yo. Pero hindi ko pa rin sa mga sinasabi nila sa akin sa Facebook. Alam mo yan, hindi ako nagkumikibo.
Pero ako nagsasabi ako ng totoo. Kasi nandun ako eh. Saka sinasabi mo hindi ako umaawat. Umaawat ako, nasan ka nung nasasapak ka? Umaawat ka pero sinampal mo ako, 'di ba? Humarap pa sa akin. Hindi sinampal. Nakaharap, hindi ako sumampal sa iyo. Nakatalikod ako sa iyo. Paano kita sasampalin dahil umaawat ako? Umarap pa mo, hindi. Umarap pa mo, sinampal mo. Tinignan ko yung itsura mo. Tapos sa pag sa akin. Ano sinabi mo? Okay. Diba, ano sinabi mo pagkatapos ng pagbubugbog? Okay, ganito gagawin natin. Angelica, anong gusto mo mangyari? Kasi ikaw ang dehado rito, nakikita ko. Gusto ko po magkaroon ng hustisya yung ginawa nila sa mukha ko. Sandali po ah. Attorney Garrett. Yes, sir. Tumol, sir, magandang tanghali. Anong pwede may kaso ni Angelica laban dito sa boyfriend ngayon nung kanyang ex? Yes, sir. Ang nakikita ko po kasi sa aking pag-monitor dito, ang boyfriend ng ex yung gumawa ng physical injuries. Mm-hmm. So dahil po dun, hindi po siya pasok sa ating violence against women and children dahil wala pong dating relationship ang nanakit dun sa sinaktan. However, pwede pa rin pong ipasok to sa less serious physical injuries dahil mukhang napakadami pong damage sa mukha. And the other hand naman po, yung sinasabi ng kanyang ex, mukhang hindi po sufficient yun para maging defense. Dahil hindi po siya pasok as defense of another person or sabihin na nating self-defense, no? Na ginawa ng kanyang boyfriend. Dahil grabe naman po yung, kumbaga, over and above nung ginagawa niyang alleged na pag-atake, kahit totoo, yung damage na ginawa sa ating complainant. Sir. So hindi pwedeng gamitin defense yun kasi tinulak niya yung girlfriend ko at yes, umiyak yung baby ng girlfriend ko, kaya dumipensa ako at sinapak ko siya. Hindi pwedeng gamitin defense yun. Hindi po. Kasi kailangan po, proportional lang ang depensa. But we can see po, sir, no, from the damage itself, obvious naman po na over and above yung damage na ginawa ng boyfriend ng ating nirereklamo dun okay, sa complainant natin. Ito pa, si boyfriend, yes, sir, pumasok sa pamamahay ni Angelica at ni Veronica. Yun, sir. So, nakakadagdag pa yun. Sabihin natin na kapag self-defense talagang gusto nilang itaas na depensa dito, bakit kailangan pang pasukan? Kasi usually, sa cases po ng self-defense, usually, dapat po, andun ka na on the site itself. Mukhang paghihiganti po ang ginawa dito and it's not self-defense. Okay. Sige, maliwanag. Yes. Sandila po ah. Sandila lang, attorney. Angelica, yes, sinong nagbabayad sa apartment? Ako po. Okay, so ikaw may-ari ng apartment. Okay, Attorney Garrett, wala bang trespassing dito? Meron tayong makikita ng trespassing dito sa Rafi, no? Dahil, again, hindi po siya pasok dun sa ano. I mean, hindi dapat resident or hindi dapat pumapasok doon yung boyfriend. Ayun. Nung, yes, okay, sir. So, dalawang kaso. Meron tayong trespassing and meron tayong physical injuries. Okay, salamat, Attorney Garrett. No problem. Okay, Angelica, dalawang kaso pwede mga isang pa sa boyfriend. Dalawa po sila. Slight physical injury. Kaya nga, lahat na bumubog sa'yo, slight physical injury plus trespassing, dalawa, okay? Pero si ex mo, hindi mo siya pwedeng sampa ng kaso kasi wala naman siyang ginawa sa'yo. So, ex, Veronica. Di po ba pwede? Sige po. Veronica? Pwede naman po sila mag-ano eh, di ba? Dinip-ano lang po lang ako eh, parang yung boyfriend ko po, parang inano lang naman po, yung parang inawat lang. Ma'am, ikaw hindi makakasuhan. Pero si boyfriend mo mukhang makukulong yata. Maliban na lang kung mag-uusap kayo ng maayos ni Angelica at si Angelica magsasabi sa amin na ayoko na magsampa ng kaso kasi nagka-aregluhan na kami ni Veronica. Hindi na kami makikialam. Okay, ma'am? Huwag niyo ibababa ang telepono. Kakausapin kayo ng mga staff para doon sa instructions, okay? Sandali lamang. Okay. MJ, anong sabi? Hola, Idol Rafi. Naiinis sila sa nobyo, no? Eto naman si John Lloyd Ramirez Irawa. Ma-advise ko lang naman sa inyo, Ate Angelica, huwag naman ibigay lahat, ha? Magtira ka rin para sa sarili mo. Para yan sa lahat ng umiibig, yung advice na yan. Eto, ooh, YouTube naman tayo, Idol Rafi. Alam mo yun, galit na galit sila doon sa boyfriend. Sabi nga ni Joey Espin, bad naman. Sabi, ito, si Michael Ripor, putulan ng talong. Ay, huwag ganon. Huwag ganon. Eto ha, si Froxy Depp's punch is bad. Pakulong ang boyfriend ng babae niya. Nako, baka masakta ko yan dito sa Manila. Ayan. And sabi ni Denel Dangdang, tsaka babae pa rin po si Boyish. Yun ang sinasabi nila. Gusto lang natin, ano pala, Idol, ha? Shout out yung 8,000, mag-8,000 live viewers natin. At walang sawa. Eto, magtatatlong 1,000 na rin po yung mga commenters natin, Idol Rafi. Sobrang dami po nila. At yun nga ang round up ng mga comment ng ating mga keyboard warrior na talaga namang everyday nang gagalaiti pero talagang involved na involved sa mga reklamo. Ma'am Angelica? Apo. Oo. Ma'am, ganito, baka pwede mong maikwento sa amin kung paano nagsimula yung pananakit sa'yo? The time po kasi noon, galing po ako sa isang kaibigan. Okay. Tapos po, nakita ko po si Marvie sa bahay ni Jomel.
Yung isa pong lumugbog sa akin. Okay. Diba, medyo men. Ihintay ko po silang matapos sa pagiinom nila para po makausap ko yung si Marby po, yung ex ko po. Mm-hmm. Tapos, pagkatapos po nila mag-inom, sumunod po sa akin si Marby. Mag-uusap po kami dun mismo sa loob ng bahay ng inuupahan po namin. Okay. Then po, sumunod po tong si Marlo. Okay. Akala niya po kasi sinasaktan ko si Marby. Mm-hmm. Umaawat siya, hinila niya si Marby. Tapos biglang dating po ng Jomel. Opo. Bigla po may sumapak sa mukha ko yung Jomel nga po. Mm-hmm. As inawat po yung Jomel ng asawa niya, pinagkakalmot nga po yung Jomel eh. Tapos eto po si Marlo, sinakal po ako sa... Okay. Sinakal po ako sa leeg, tapos di po ako nun nakahinga. Tapos that time na sinasakal niya po ako, tapos nabitawan niya po ako, gumanti po ako, tinadyakan ko po siya. Mm-hmm. Tapos na, suntok ko siya. Tapos yun po, nagalit po siya, sumugod siya ulit po. Tapos doon niya na po ako pinagsusuntok. Doon niya na po ako pinaulanan ng mga suntok. Suntok sa tanga, suntok sa mata, suntok sa noo, hanggang po, ano, pumutok yung ulo ko, yung noo ko po. Tapos doon na po nila ako tinigilan. Si Marvy, yung ex mo nasa anong time na yun? Nandun po siya sa gitna namin, umaawat. Natatamaan din po siya ng suntok na nung time na yun. Sino pa yung mga nandun na tao? Yung anak po ni Marvy na 11 years old. Okay. Yung asawa po ng Jomel. Oo. Yung nanay po ni Marlo. Pero itong si yung ex mo na to, gaano kayo katagal na magkasama? 1 year and 1 month po. Doon sa 1 year and 1 month na yun, umiepal na ba talaga tong boyfriend niya? Opo, may relasyon na, di ko po kasi nun alam na may relasyon na po pala sila eh. Kailan mo lang nalaman? One time po yung pag-uwi ko po galing trabaho kasi po ang sama ng ano ko, ng pakiramdam ko, yung nilalagnat po ako, umuwi po ako ng trabaho, naabutan ko po yung kinakasama ko sa bahay ng lalaki. Kasi po bali po, bahay po kasi ni Marlo mauuna, bahay ni Jomel, tapos sa likod po, bahay namin. Okay. Sige, ganito ma'am, itong lalaki na to, ano pang nangyari nung pagtapos kayong awatin? May mga palitan pa ba ng salita? Wala na po kasi po, inang-ina na po talaga ako nun eh. Nakaupo na lang po talaga ako nun sa sulok po eh, ng bahay namin eh. Pinupunasan nila yung dugo ko sa mukha. Mm-hmm. At sinabi ko po sa kanila, di na po ako makahinga. Ni wala mo lang po silang ginawa, nadalin ako sa ospital, ganyan, dugoan na nga. Mm-hmm. Si Marvy, nagsabi pa si Marvy na, gusto mo tadyakan pa kita dyan, gusto mo dagdagan ko yan. Oh, ayun po yung binitaw na pa. Opo, tapos eto po yung Marlo, habang sinusuntok niya po ako noong time na yun, nagbita pa po siya na, alisin niyo yan, papatayin ko yan. Marlo, ano bang nangyari after mong bugbugin tong si Angelica? Yung nangyari po na ano yun, yung nyaboyin sa bahay niya na. Mm. Kasi po, compound po namin to eh. Wala na po akong ano eh, basta yung umakyat po kami rito. Ang sinabi po ng bata, makita daw po siya, inuuntog niya yung ulo niya rin sa baba. Ayun niya po, yung pagbaba ko nga po ron, yung ngayon niya, nakita ko nga po na yung pagbalibag sa kanya. Nagpagkatakan na po ako sa ano, tomboy po, tapos sinabihan ko po bakit mo sinasaktan. Dalawa po kami ng anak na yun, inaatak namin. Tapos yun nga po, yung inaatak po namin siya, sinuntok ako ng tomboy. Ano bang ginagawa dun sa girlfriend mo? Anong ginagawa niya? Binalibag niya po, yung pagpasok po ng pinto, nakita ko yung isang pinakaigaan po, binalibag dun. Angelica? Yes po. Oh, binalibag mo daw? May ano po ako, may ebidensya po ako na sinasabi nilang binalibag po si Marvy. Yung babae na po mismo nagsabi sa barangay. Ma'am, nakausap po nila kanina si Marvy. Nagsalita na po. Kanina yung sa interview po rito. May ebidensya na po ako. Sa mga bagay na sinabi ni Marvy, na-comment ako dyan. Pero may ebidensya na ako. Ano pong evidence yun? Sinabi niya yun. Record po, pwede po ba yun? Pwede yun ma'am, pero hindi yun tatanggapin as evidence sa court. Pero, sa barangay po niya sinabi yun. Kailan niya sinabi sa barangay yun? Nagharap para po kami, sabi niya, hindi ko siya sinaktan. Kailan yun? Hindi ko siya sinaktan. Nung Monday po ata. Nung Monday, sir, sinabi niya. Pero ngayon, sinasabi mo, ngayon lang, sinaktan siya nito ni Angelica. Hindi, yung doon na rin po mismo. Ganito sir, susundin po natin kung ano yung nandun sa barangay, which is sinabi ni, una ni
nitong girlfriend mo na hindi siya sinaktan. Susundin po natin yun. Okay? Ngayon kuya, ano bang plano mo after buwan ito? Gusto mo ba na kausapin to si Angelica? Hindi naman po ako may pag-uusap, ewan ko lang po sa kanila kasi yun lang nangyari po kasi na yun. Kasi hindi naman po namin talagang ano, yung ano lang namin dun, umawat lang eh. Okay. Hello, ma'am. Gusto niyo po ba nasamahan po namin kayo na magharap-harap sa barangay muna? Kasi po sa akin, hindi po ako willing magpatawad eh. Kasi po, yung nangyari po sa mukha ko, yung peklat, karnamente na puti, hindi na po kumakawala eh. Okay. Ma'am, kasi ma'am, may nakakita naman po sa kanya na inuupot niya yung ulo niya sa pader. May medical po ako. Ayun po yung pinapalabas nila. Una po, pinalabas nila yung ulo ko tumama sa diklit na electric fan. Hindi, may nakakita kasi sa yung bata. Sa pader na untog. May medical na po ako. Nagpa-medical na po ako. Okay, sige. Mahalaga yung medical na yan. Sila pa po matatang eh. Sila pa po yung ano eh. Sila na nga nakapag-abiyato. Ano? Sila na nga nakapag-abiyato eh. Sila pa matatang. Sige po. Sige po. Angie, hindi kami nagmatapang kasi di ba nag-usap tayo sa barangay. Hindi nga kami nagsalita. Di ba? Ate mo lang ang nagsalita. Di ba alam ng barangay, Angie? Wala kami sinabi sa'yo kahit ano. Angie, ikaw naman nakakaalam talaga ng totoo na nangyayari, ng pangyayari. Alam ko, Marlo, kaya tawag diba? Na lang yung sasabihin ko. O kaya nga. Kaya nga, may alam medical yan, Angie, na nga, di ba? May medical hindi, na. Kaya nga, nandun na nga tayo sa medical, Angie, pero sabihin mo yung tunay na nangyayari. Hindi ko ibibigay yun. Sir, ganito na lang, ano, sa korte na lang ho kayo magkita. Opo. Oo. Siguro hindi talaga natin kayang hilumin yung ginawa nyo kay Angie kasi masakit nga naman ho yun. Okay? Imbis na sana ho, dinaan nyo ho sa magandang usapan, ang nangyari, nagka-physicalan ho kayo. Lesson learned din ho yan. Harapin nyo na lang po yung ikakaso sa inyo, sir. At sakali, makukulong ho kayo dito. Okay, sir? Sige, sir. Samahan po namin itong si Angie. Salamat po. Thank you, thank you. Ma'am Angie, samahan po namin kayong mag-file ng kaso sa piskalya, ma'am, ha? Opo, salamat din po. Thank you po.